Hello mga chaps, ako pa rin yung Madam Kilay. Ayoko magdrama ngayon kasi gusto ko maging positive na ako sa mga nangyayari. Hindi ko ginawa tong video na to para ipaliwanag lahat sa inyo. Ginawa ko tong video na to para ikwento sa inyo kung ano yung naging estado ng relasyon namin ng asawa ko nung iniwan niya ako. So kung natandaan nyo, September, may ginawa akong video na nung umalis si APAM deployment, na na-deployed siya. Kung natatandaan nyo, at siguro mga September 2017 yon. Inaamin ko yung relasyon namin ng asawa ko, lahat na nakikita nyo sa social media, nakasama siya, is literal po yun. Totoo lahat yun. Hindi scripted, wala kaming script doon. Talagang tinatago ko lang yung camera ko pag binivideohan ko siya. Yung pagmamahalan namin ng asawa ko ay wagas, sobrang wagas. Kung alam niyo, kung napanood niyo yung kwento ng buhay ko sa isang TV network, lahat yun totoo. Walang dinagdag doon, kulang pa nga actually eh. Walang dinagdag doon. So lahat ng nangyari yun sa amin ng asawa ko since day one na nagkakilala kami is lahat yun totoo. Nag-break up na kami, tagal na nga, isang taon. Pero nag-work, di ba? Isang taon, niloko niya din ako, nagkaroon siya ng iba. Pero binigyan ko siya ng another second chance. Yun yung second chance na tinatawag. So naging okay ulit kami, maganda yung pagsasama namin hanggang sa kinasal kaming dalawa. Siyempre, nagbago na yung estado ng buhay ko, nakilala ako sa buong mundo, nakilala ako ninyo, naging viral kaming dalawa sa mga videos namin. Lahat yon totoo. Wagas na wagas, mahal na mahal namin yung isa't isa. Sobrang mahal na mahal namin yung isa't isa. So eto na nga, September 2017, nung umalis siya, in-upload ko yung video nung pag-alis niya. Totoong luha yun, totoong nasaktan kaming dalawa dahil mag-LDR ulit kami. At first time ko na maranasan na ma-deployed siya. So first time sa akin yung deployment na yon. So that's 2017. Then November, September, October, okay kami ng asawa ko. November, after ng birthday ko, okay pa din kami ng asawa ko. Palitan kami ng LDR kami, palitan kami ng video. Nag-uusap kami ng magandang, you know, sweet kami sa isa't isa, lagi kami updated sa isa't isa. After 2 weeks ng birthday ko, nagbago yung asawa ko. So sabi ko, bakit parang ganun, parang nag-iiba? Tapos bigla niya na lang ako message na busy ako. Hindi ako pwedeng makausap ngayon, which is I understand kasi nasa war zone. So sabi ko, ah, baka nasa war zone, ganun. Pero syempre tayong mga babae, aminin man natin sa hindi, totoong real talk to, syempre tayong mga babae, pag may nararamdaman tayong iba, nagiging nagi tayo minsan eh. Talaga ba, sinong kasama mo, ganyan-ganyan, saan ka pupunta, blablabla. So puro na questions, questions, questions. Then marami nang gumugulo sa isip ko, bakit biglang boom, nagbago yung asawa ko. So hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin na ayaw muna kitang makausap. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Anong problema? Bet ayaw mo akong makausap. So sinabi niya sa akin na wala, gusto ko lang muna mag-isip. Gusto ko lang muna ganyan. So alam ng asawa ko na nabubuksan ko yung Facebook account niya. Alam niya yon. Alam niyang konektado ako doon. So may nakikita ko mga conversations ng iba't ibang klaseng tao. Pero mga katrabaho niya. Then merong isang message doon na talagang nag-blink talaga yung mata ko is yung conversation nila ng nanay niya. Which is iba na yung pinag-uusapan nila. So parang na-hurt yung feelings ko dahil parang sa the way na pag-uusap nila is parang gusto akong, parang against na against talaga sa akin. You know, so hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos bigla na lang may mensahe yung nanay niya na paano ko i-delete yung mga message natin dito, ganun-ganun. Sabi ko, siguro may message yung asawa ko na dinilit niya kaya hindi ko nabasa dahil alam niya, konektado ako doon. So nawala yon, nawala yung reply ng asawa ko, pero yung reply ng biyanan ko is nandun. So sabi ko, siguro may nireply itong kakaiba kasi bakit magsasabi siya ng paano i-delete yung message dito? Sige, saan tayo mag-uusap? Sabi ganun ng biyanan ko. So nagtanong ako sa asawa ko, sabi ko, in-screenshot ko yon, tapos minessage ko sa asawa ko. Sabi ko, anong nangyayari? Ano tong pinag-uusapan niya dito? Bla, bla, bla. Pero hindi nagre-reply ng maayos yung asawa ko. So hindi siya nagre-reply, hindi nagre-reply ng maayos si Apam. So sabi ko, may something, there's something wrong. Pinalipas ko yon, hindi niya ako kinausap ng ilang linggo. Pag magre-reply ako sa kanya, magmamakaawa ako magreply sa kanya. Magmamakaawa ako sa kanya na magreply siya. Hindi siya nagre-reply. Sabi niya, we will talk about it. Sabi niya na pag-uusapan natin yan. Ganyan, ganyan. Then December. So December na, sabi na ng asawa ko is, gusto ko na makipaghiwalay. Gusto ko nang, hindi ko na gusto yung nangyayari sa atin. Parang hindi, parang gumagawa na siya ng dahilan para may reason siya na hiwalayan ako. Sabi ko, anong nangyayari sa iyo?
Sabi ko, pwede naman natin ito pag-usapan. Pwede naman tayong pumunta ng marriage council. Pag uwi mo, aantayin kita. Ano bang nangyayari? Sabi ko, pwede ba makausap kita kahit sa phone? So, ayaw na sama kapag-usap ng asawa ko. Then, nalaman ko na lang na, yun na nga, marami na rin siyang flirting-flirting na ginagawa. Sa mga rumors ko din, sa mga kaibigan ko na kaibigan niya din. So, nag-give up na ako. Sabi ko, okay. So, hindi ko na siguro kailangan maging martir kasi gising na ako eh. Kasi wala na talagang pag-asa. Kasi ang tagal ko na naghihirap. Biruin mo, ang tagal ko nagmakaawa for 14 months na nagmamakaawa ako sa kanya. Dahil wala na eh. Okay, so August, nakilala ko tong isang lalaki sa buhay ko ngayon. Maganda naman yung pinapakita niya sa akin. Siyempre, ako by that time, ang tagal ko nang broken eh. So, 14 months na akong broken. Months na ako nag-TTS. Technically, 14 months talaga yon. Kasi 10 months kaming talagang nag-let go sa isa't isa. But 14 months na talaga kaming, 1 year and 2 months na talaga kaming cool off. As in, totally cool off. Nung simula nung ma-deployed siya. Pero habang kami nitong, habang kinikilala ko tong bago ko, pinipilit ko pa rin maayos yung relasyon namin ng asawa ko. Pero hindi niya na ako nakausap talaga, as in totally hindi na. Pinifake ko na lang yun sa social media kasi ayoko ma-upset sila. So nung, yung lumalabas sa halik, by November ata yun, yung lumabas sa halik na lalaki, yung live video ko about halik, yun yung po yung bago ko. Siya po yun. Siya na yun. So siya talaga yung nandun behind the camera, hindi yun talaga yung asawa ko. Kasi ayoko nga ipaalam sa inyo yung sitwasyon ko. Then, so ito na, December, siya pa rin eh, yung bago ko na nga, siya na yung bagong afam sa buhay ko. Pero hanggang ngayon, kinikilala ko pa rin siya ng gusto. Sabi niya nga sa akin na, bakit hindi mo aminin sa mga tao? Sabi ko, hindi ko maamin kasi hindi ko pa kaya. Tapos sabi niya, di parang lumalabas na maganda pa rin yung image ng asawa mo. Ang akala nila siya yung nagbibigay ng mga regalo sa'yo, pero ako pala yun. Sabi ko, kasi ayoko siraan yung asawa ko. Kasi maganda yung pinagsamahan namin dati. Nagbago lang talaga siya nung na-deployed na siya, nung pagbalik niya. Ang totoo niyan, kaya niya talaga kinalat yun. Nagalit siya sa'kin, nag-away kami. Pero napakabait niya talaga sa ibang bagay, pero seloso lang talaga yun ang problema niya. Kaya siguro nagawa niya yun dahil nga ayaw niya akong iwan. So parang inano niya na gusto ko sabihin sa mga tao na tayo na wala nang asawa mo, wag mo nang ipagpilitan yung asawa mo kasi wala na kayo. Tayo nang dalawa, wala nang kayo. Kaya niya na i-post yun. Kaya galit na galit din yung bago kong jowa kasi bakit ko pa daw ipagsiksikan yung sarili ko dun sa taong inabandon ako. Sa taong hindi na rumerespeto sa pagkababae ko. Sa taong after all na pinagsamahan namin, puro mura na yung inabot ko keso nga ayaw niya na. Na nagdadahilan na lang siya na ako yung manipulated, ako yung toxic, ako daw yung managing, ako daw yung hindi rumirespeto. Dinadahilan na lang yun ng asawa ko para lang lumayo ako sa kanya. Pero ang totoo, maganda yung pagsasama naming dalawa. Sobrang ganda. Siguro meron na lang talaga mga taong nang brainwash sa kanya, hindi ko alam. So ayun, nalabas ko na yung gusto kong sabihin. Sa mga taong humuhusga sa akin na keso ako yung nagkaroon ng bago, na keso bakit 10 months pa lang meron na akong bago, kung alam nyo lang 14 months na akong, technically 14 months, talaga, sinabi ko na ulit kanina, 14 months talaga kaming hiwalay, nag-let go lang kami sa isa't isa, 10 months. Hindi ko na, pinagpipilitan yung sarili ko sa isang taong ayaw na anong gagawin ko, magmukmuk, magantay sa wala, na alam ko meron na siyang iba, siya nagpapakasaya, ako hindi. Anong gusto niyong gawin ko? Magpakatanga? Sabi nga nila, kung kayo, kahit meron na kayong bago, then malay mo, after 2-3 years, magkabalikan kami, hindi namin alam. You know, who knows? Walang nakakaalam. Wala nga rin nakakaalam na mag-break kami, pero ang ganda ng pinagsamahan namin dalawa, pero walang nakakaalam. Hindi sa tagal, sabi nga ni Popoy, wala sa tinagal-tagal yan ng pagsasama. Lahat nagbe-break pa din. Lahat, hindi pa rin nagiging forever. So, hindi mo pa rin talaga alam kung sino yung meant to be mo. So sana hindi kayo maghusga sa akin dahil hindi tayo lahat perfect. Lahat, walang relasyong perfect. Ha? Nirarito ko na kayo, huwag kayo masyadong panghusga sa kapwa nyo dahil wala kang alam sa istorya. Oo, nandito tayo sa isang public. Social media ako eh. Accepted ko yan. Social media ako, kaya dapat ina-accept ko lahat ng opinion nyo. Pero sana i-accept nyo din yung opinion ko. Meron na tayong freedom of speech, lalo na public, public figure ako. Naintindihan ko yung opinion nyo. Pero sana, opinion lang. Huwag nyo na akong husgahan. Opinion lang yung usapan. Wala lang panghusga. Diba? Wala lang pangda-down sa... Huwag nyo na akong i-down. Magbigay lang kayo ng opinion nyo. Huwag nyo na akong husgahan kasi wala naman kayo alam sa istorya. Diba? Nakakagigil kayo eh.
sarap yung sampalin ng lima. Sabi ko din sa inyo, tinatago ko to matagal na kasi ayokong magdrama. Ayoko talaga magdrama kasi gusto ko lagi ako nakatawa. Naninibago rin ako sa sarili ko kasi ayoko maging masyadong seryoso sa mga videos ko. Gusto ko positive lahat. Yeah!